Yan. So habang ako ay mag-disclaimer or nag-opening remarks, ay pakiready po yung slide one. Yan. So ang lesson natin ay entitled ay Inside Out. So bago po yun ay ito pong lesson na to ay naituro ko na sa mga umaattend po ng aming ng ating prayer meeting every Thursday. Kumbaga itutuloy lang po natin. I think that was 2 or 3 weeks ago na inaral po natin yung Matthew 5 verses 17 to 19, which is yung title nga po nun ay yung Fulfillment. So ngayon, itutuloy lang po natin siya. And I also have at least more than 5 na reference Bible na kung saan ito yung ginagamit ko para pag ako ay nag-aaral. Ang nakakapagtaka nito, ang daming kong source, ang daming kong reference, pero may mga times na inaabot ako ng ilang araw para lang maintindihan ang isang verse. Which is madami akong pwedeng pagkuhanan, pero bakit seemingly hindi ko siya makuha? Hanggang sa, siyempre, pinarira sa akin ng Panginoon na dapat akong pumunta sa main reference. Pumunta ako sa main source, which is yung ating Panginoong Jesucristo. Siya yung author ng Bible. At habang inaaral ko siya, ay itong verse na to ang nagiging, ang ginawa kong reminder sa aking sarili na every time na mag-aaral ako at hindi ko maintindihan ang isang verse, ito po yung verse na lagi kong pinaparemind sa sarili ko. Matthew 5 and verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Until hindi pure, hangga't hindi malinis ang puso ko, hindi ko maiintindihan ng isang verse. Ito yung pinarealize sa akin ng Panginoon habang ako ay nag-aaral. Yan. So, another disclaimer ay maaaring wala po akong karapatang manaway. Dahil hindi pa po ako matagal sa ministry, hindi po ako pastor, and I'm not sure if I can even call myself a preacher. Pero, ang basehan po ng tama at mali natin ay wala nang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ang tama sa inyo ay tama sa akin. Ang mali sa akin ay mali sa inyo. Dahil ito po ang ating basehan at wala na pong iba. The Bible is our ultimate authority. Not only for what we believe, but also for how we ought to behave in word and in deed. Yan, like I said before, sa dami po ng inaaral ng ating pastor, ay hindi niya po talaga kayang ituro lahat. So, we are thankful sa mga abled men na anytime pwede tayong matuto sa kanila. Kumbaga, itong mga abled men na to ay they will teach the whole counsel of God. Yan, so muli, ang ating pong title ng lesson for this afternoon ay Inside Out, a very familiar movie. Hindi tayo mamamod ng movie, kinuha ko lang po yung title. So, ang ating pong text ay muli, itutuloy lang po natin. In Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verses 20 to 22. Noong October 1925, si Howard Carter, nung ma-discover niya yung tomb ni King Tut, yung Pharaoh sa Egypt noong October 1925, ay meron kakaiba dito sa sarcophagus na ito. Meron siyang 3 layers. Binuksan nila yung coffin. Yung outer larger coffin ay nakita nila na meron pang isang coffin sa loob. Yung nakita nila ay ginto. Binuksan nila yung second. Meron ulit sila nakitang ginto. At meron siyang gold mask. At meron nakabalot sa kanya na pure gold. After nila tanggalin yung third layer, doon nila nakita si King Tut. Isang dead, talagang nabubulok na katawan. Panlabas, napakaganda. Napakarangya. Pero sa loob, dead bones. Ang mga Pariseo ay expert po sa mga ganitong bagay. Magaling at maganda ang kanilang panlabas. Pero ang ugali nila ay
parang isang nabubulok na patay. Ang sabi sa Matthew chapter 5 and verse 20, "For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Kung ang mga Pharisees and scribes ay nasa panahon natin ngayon, kung ang church natin ay punong-puno ng scribes and Pharisees, number one, every Sunday nandito sila. Number two, lagi silang on time, so hindi sila late. Pangatlo, sila ay lagi may bit-bit na Bible, merong tracts. Pang-apat, sila ay nag-o-offering, nagta-tithes. Panglima, sila ay hindi nagmumura, walang sugal, walang bisyo. At pang-anim, sila ay mapupunta sa impyerno. Panlabas, napakaganda. Panloob, bulok ang pag-uugali. Yung religion ng scribes and Pharisees are more on outward, external, superficial, hypocritical. Ang sabi sa Matthew 23 and verse 23, "Woe unto you, scribes and Pharisees, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, faith. This ought ye to have done, and not to leave the other undone." Mint, alam natin yan. Ano yan? Parang malamig na dahon yan. Or sa usually hinahalo sa inumin. Yung anis ay hinahalo sa... Anong luto yun sa... Anong ulam yun? Sa pares ata, hinahalo din to eh. Yun, sa pata. Sa mga magagaling pumagana dyan, yan. Mas familiar po kayo dyan. Yung cumin or kamin ay yun yung hinahalo sa mga cuisine ng Mexican, Indian, African, tsaka Asian. Kumbaga eh, ano pong gustong ipunto natin dyan? Anong ginagawa ng mga scribes and Pharisees? So kung meron kang 10 mint leaves, so 100 mint leaves, so bibilangan niya na 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. So itong 10 na to ay sa Panginoon to. Tithes yun. Walang sinabi ang Panginoon na mali ang ginagawa nila. Tama yun. Pero ang issue ay meron silang nakakaligtaan. Meron silang kinakalimutan. Mas binibigyan na nalang emphasize ito kaysa sa isa pang bagay. Yung pinibig sabihin ng this ought ye to have done and not to leave the other undone. Yung mint, anise, and cumin, yan yung external. Yung judgment, mercy, and law, judgment, mercy, and faith, ito po yung internal. Ito yung nakakalimutan ng mga scribes and Pharisees. Kaya ang sinabi po dyan ay, sa verse 24, "Ye blind guides, which strain at a gnat and swallow a camel," sa Leviticus 11 verses 20 to 23, ay meron silang guides ng mga insekto na pwede nilang kainin. Pero yung gnat ay hindi nila pwedeng kainin. Ano napansin nyo dyan? Yung isa, mas napapansin niya yung maliit na insekto dun sa pagkain ng kasama niya kaysa dun sa napakalaking kamelyo na nasa harap niya. Ye blind guides. Nakakatakot kung ang magiging guide natin ay bulag. Sa verse 25 ng Matthew 23, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess." Malinis yung panlabas, pero yung loob, hindi. Naalala ko yan yung naghuhugas ako ng plato na pagdating ako one time ng nanay ko kasi hindi nagsisimula pa lang ako maghugas ng plato noon. Talagang usually nalilinis ko lang yung labas pero yung loob napapabayaan. Parang ganun din po ang pag-uugali ng scribes and Pharisees. Napakaganda at napakagaling nila sa panlabas pero ang loob nila ang dumi-dumi. Kumbaga ang scribes and Pharisees, tinawag silang hipokrito. Magaling magpanggap. Siguro kung meron man silang team song ay yung "I am the great pretender." Pretending that I'm doing well. Yung Pharisees and scribes ay ginagawa nila yung law as their cover up sa mga sins, sa mga kasalanan nila, sa mga karumihan nila. They were not practicing humility. Puro sila panlabas. Pero ang Panginoong Hesukristo, mas priority niya ang panloob and then ang panlabas.
The religion of scribes and Pharisees serve themselves. It sought to satisfy their own desire. Mga gusto nila. Panlabas. May isang halimbawa nga niya nung, pwede yung sinafamiliar sa sawmill, yung nagraragari ng kahoy. So, maragari mo yung gilid, taas, baba. So, kung mapapansin mo, pantay siya. Pantay. Pero pag tinignan mo yung gilid, meron pa rin bako-bako, crooked pa din. The scribes and Pharisees' lives were so straight on the outside, but on the inside, their heart was still crooked. May isang crusade si Billy Graham. May isang dalagitan na nag-forward. So, nasuko siya ng buhay niya, gusto niyang maligtas. At yung nanay nung dalaga ay nakaramdam ng hiya, na feeling niya yung anak niya dapat hindi niya ginawa yun. Kumbaga, hindi niya quote and quote kailangan ng kaligtasan kasi feeling niya yung anak niya ay mabait na. Hindi niya kailangan. Kumbaga, nakakahiya yung anak ko sumama sa mga makasalanan. Dapat hindi niya ginawa yun. So, yung nanay ay lumapit dun sa counselor ng anak niya. Ang sabi niya dun sa anak niya, "Anak, hindi mo kailangan yan. Alam kong napakabait mong bata." Anong sabi nung dalaga? "Ma, hindi mo nakikita ang puso ko." Yung dalaga, alam niyang makasalanan siya. Pero yung nanay ay may pag-uugali ng isang scribe or Pharisee. Ang pinaka-problema ay ang panloob. May isang kwento sa Mark 7 verses 20 to 23 na kung saan sinasaway ng mga scribes and Pharisees si Jesus Christ dun sa mga disipulo niya na hindi naghuhugas ng kamay. Kasi ang tingin ng mga to, pag ikaw ay hindi naghugas ng kamay, yung hinawakan mong pagkain ay unclean or madumi na, at pag kinain mo yung unclean ay madumi ka na din. Yun ang tingin ng scribes and Pharisees. Pero anong sabi nung Panginoon sa 7:20? And he said, "That which cometh out of the man defileth the man." So ano yun? For from within, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, all these things come from within and defile the man. Ano pong pwede maging Tagalog ng defile? Dumi. Or parang sumisira sa buhay ng isang tao. Yang mga at least mga na-mention po yan. "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Karamihan sa mga nakakita, nakasama, nakausap ang Panginoong Jesus, hindi po ligtas. Bakit? Especially mga scribes and Pharisees, kasi puro sila yabang. Hindi nila nare-realize sa sarili nila na sila ay makasalanan at kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan ma-realize natin na tayo ay isang makasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. Anong sabi sa Romans 10 verses 1 to 3? Kumbaga, ina-explain ko lang po yung Matthew 5 verse 20 bago po tayo dumating sa ating pong main point. Sabi dyan ay, "My brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal." Zeal dyan ay eagerness or sigasig. "Zeal of God, but not according to knowledge." Si Paul ay zeal din. Bago siya maligtas, ay meron siyang zeal, meron siyang sigasig. Pero sa maling pamamaraan. Para pong yung mga kaibigan natin, mga Katoliko, napansin ko sa kanila ang sigasig nila sa pananalangin, pagka 3 p.m. or 6 p.m. usually nandiyan sila nananalangin, usually senior citizen. Pero alam mo yung sigasig nila, pero ang nakakalungkot, mali yung object ng faith nila. Ito yung sitwasyon ng mga Jews.
na ano sila eh, quote-unquote, na stuck sila dun sa law. Kumbaga eh, ang gusto nilang panghawakan, yung law, yung tradition, yung mga alam, yung mga bagay na alam nila, na sa tingin nila ay ito yung mga paraan para makalapit ako sa Diyos. Ito yung paraan para maligtas ako. Yun ang pamamaraan ng mga Jews. Ano sabi sa verse 3? For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Yung ibig sabihin dyan na ginagawa nila yung sa tingin nilang tama. Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Matalino ako, so alam ko ang gagawin ko. Ganito gagawin ko para maligtas ako. Ganito ang gagawin ko para mabawasan ang kasalanan ko. Diskarte ng tao, hindi yung diskarte ng Panginoon. Kung sa panahon natin ngayon, para bang hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi ko kailangan maligtas. Nakakalungkot yun, mga kapatid. Huwag naman po sana. Sa mga tagapakinig po namin ay habang may panahon pa po ay ang binabahagi po namin ay ang Panginoong Jesus, hindi po ang aming simbahan. Kasi hindi po ang simbahan namin ang makakapagligtas, kung hindi ang Panginoong Jesus Kristo lamang. At tandaan din po natin na yung mga alam natin ang sa tingin natin ay makapagliligtas sa atin. Anong sabi sa Isaiah 64 and verse 6? And all our righteousness are as filthy rags. Gustong iparealize ng Panginoon sa mga tao yung righteousness ng Panginoon, yung kabutihan ng tao, yung gawa ng tao ay hindi makasasapat para sila ay maligtas. Tandaan natin, Jesus Christ will give us regeneration and is the giver of new life. Kaya sinabi ng Panginoon, except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ang mga scribes and Pharisees, magagaling sa law. Kung sa panahon natin ngayon, magagaling to sa Bible, magagaling to sa doktrina, pero ang problema nila, yung puso nila. And then, Jesus Christ gives illustration. Point number one, the malice of murder. Matthew 5 and verse 21, ye have heard. O, bago ko na po makalimutan, pag sinabi natin ye have heard, ibig sabihin Old Testament, narinig nyo, natutunan nyo, na ito yung sinabi ng Old Testament. Pero ito ay this time, ipapaliwanag ng Panginoon ay ano ba talaga ang ibig sabihin nung sinabi sa Old Testament? Si Jesus Christ ay ito yung rightly dividing the word of truth. Ipapaliwanag niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin nung mga natutunan at mga narinig nila. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shall not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Alam po natin yan, yung thou shalt not kill na yan, ay yung reference po niyan ay sa Exodus 20 and verse 13. Yan. So, dyan, medyo dyan muna tayo magtatagal. Ano po yung magiging, pwede natin maging interpretation sa Exodus 20 and verse 13? Number one, not all killing is forbidden. Not all killing is forbidden. Number one, the Bible does not forbid the killing of animals. It is not wrong to kill animals, especially kung yan ay gagawin mo siyang pagkain, gagawin mo siyang offering. Noong unang panahon sa Exodus 20 and verse 24, an altar of earth thou shalt make unto me, and shalt sacrifice thereon thy burnt offerings, thy peace offerings, thy sheep, thine oxen, in all places where I record my name, I will come unto thee and I will bless thee. So ginagamit nila noon ang mga animals for sacrifice. So hindi po natin sinasabi na we should be cruel to animals. Ibang bagay po yun. It is okay na gamitin natin yung some animals for food. Halimbawa nga yan eh, Jesus ate fish
and honeycomb. Reference po niyan, Luke 24 and verse 42. Kaya hindi natin pwedeng yung mga, ang dami kong nakikita nagrarally sa US tungkol sa mga, sa mga vegetarian ata yun. Mga vegan na talagang bawal dyan, makasalanan yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na ang Panginoong Heso Kristo ay makasalanan dahil kumain siya ng isda at honeycomb. The Bible does not prescribe or forbid the killing of animals. Number two, the Bible does not forbid capital punishment. Sa Exodus 21 and verse 12, he that smiteth a man so that he die shall be surely put to death. Ang Bible ay ang Bible ay okay ang capital punishment. Kung ikaw ay pumatay, of course ikaw ay you have committed a crime worthy of death. So, meron pang isang verse niyan sa Romans 13 and verses 3 to 4. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister to God, to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid, for he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon that doeth evil. Ano po ibig sabihin ng verse na yan? Kung ikaw ay sumusunod sa batas, hindi ka dapat matakot. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa batas, dapat kang matakot. Naalala ko nung mga bago-bago pa lang kami dito sa Kalamba ay dalawang beses na po akong natawag ng jaywalking. Kasi nung una, wala naman po nakalagay at usually, wala talagang pedestrian lane dyan sa crossing. Naiintindihan ko na kung bakit crossing ang tawag dyan. Kasi yung mga tao ko saan-saan tumatawid. Tapos yung incident ko sa SM, tumawid ako ng nasita ako. At yung pangalawa dyan sa may New Star, dati may pedestrian lane dyan. Tapos may biglang nagsabi na bawal nang tumawid. Yun, so hindi ko akalain na matatawag akong jaywalking that nung mga panahong yan. So, kung ikaw ay sumusunod sa batas, huwag kang matakot sa mga nagpapatupad ng batas. Pero kung ikaw ay hindi tumutupad, natural lang na matakot ka. Yun po ang ibig sabihin niyan. Capital punishment is clearly taught in the Bible. And then number three, the Bible does not forbid killing in self-defense. Ang verse po natin dyan ay Exodus 22, verses 2 to 3. If a thief be found breaking up and be smitten that he die, there shall be no blood shed for him. Kung ikaw ay magnanakaw or nagnakaw at napatay mo yung pinapatay ka, okay lang yung act of self-defense. Pinapahintulutan ng a Bible yon. Hindi siya mako-consider na murder. Sa verse 3, if the sun be risen upon him, there shall be blood shed for him, for he should make full restitution. If he have nothing, then he shall be sold for his theft. Ano po ibig sabihin nun? Nung unang panahon, wala pong mahirap ang ilaw. So hindi mo kilala kung sino yung papasok sa inyo or may biglang papasok sa inyo. Na kumbaga pag napatay mo yung pumasok sa inyo nang hindi mo siyempre, hindi mo alam kung anong pwedeng gawin yan. Sa dilim yan eh. So, pero pagka maliwanag na, ay ito yung sinasabi ng Bible na hindi mo na siya dapat patayin pa. Kasi kita mo na eh. Kita mo na. Ang sinasabi pa dito ay, kung ikaw ay nagnakaw, dapat mo siyang palitan. Kung tama po yung aking reference dito ay, somewhere in Exodus 22 ay palitan mo siya ng doble. Kung hindi mo siya kayang palitan ng doble, ikaw ay ibebenta bilang isang slave until mabayaran mo yung nanakaw mo. So that is number three. Killing in self-defense. So punta tayo dun sa number two. Types of killing that the Bible forbids. Number one, homicide. Lagi na lang natin narinig, may mga nagpapatayan, may mga parang hindi nagbibigay ng halaga
sa buhay ng tao. Nakakalungkot pagka may mga mababalitaan ka na nagpapatayan na kapwa mo Pilipino. Usually sa ibang bansa, maraming incident na ganyan. So, the Bible forbids homicide. Yung papatay ka ng inosenteng buhay, that is homicide. Number two, suicide. Suicide is forbidden. You don't have a right to kill yourself. You don't have a right to take your own life because it is not your own. It belongs to God. Anong sabi sa Galatians ba yun? I have been crucified with Christ. It nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Eh, Brother Alvin, meron akong problema na hindi ko talaga kaya, sobrang tindi na, sobrang hirap na, ayoko na, grabe na, finish na. Dumating sa puntong gusto ko ng wakasan ng buhay ko. Maaaring walang nakakaintindi ng sitwasyon mo. Pero, sa mga nakikinig po sa amin, ay ako po ay nagmamakaawa sa inyo, huwag nyo pong gagawin. Huwag mo nang ituloy. Huwag natin ilagay sa kamay natin ang desisyon. Tayo ay magkakasala. Kung tama ba yung word, kikitilin natin yung sarili nating buhay. God alone is wise enough. God alone is strong enough. God alone is good enough to handle your problem. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So 1 Corinthians 10 and verse 13, alam natin tong verse na to, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. If you are thinking suicide, please don't do it. God will give you grace. God will meet your need. Wait on Him. Please, wait on Him. Bibigyan natin ng shame, ng sorrow, and heartache ang pamilya natin pag tayo ay nag-suicide. Eh, Brother Alvin, could a Christian commit suicide? Yes. If a Christian is mentally deranged or take his or her eyes from the Lord, that is a possibility, but a tragic possibility. Let's not play God and take our own lives. Ang taong magpapakamatay ay pag humarap siya sa Panginoon, ay makakaramdam siya ng sobrang hiya. So, thou shalt not kill. You have no right to take another's life because of the value of human life. You have no right to take your own life. This would include homicide, suicide, and then number three, infanticide. Taking the lives of little babies or unborn children. Ang nakakapagtaka, ang mga tao ay mas concerned sa kalikasan, mas concerned sa mga hayop, sa mga endangered species. Wala po tayong sinasabi na huwag tayong maging concerned sa mga bagay na yan. Dapat lang po yan. Huwag po tayong tumulad dun sa kapitbahay namin na iniwan yung kanilang aso for 2 years. Sa bahay nila nang nakatali. May nagpapakain na lang sa kanya kaya siya in good health. Pero imagine yung aso nakatali for 2 years, init araw nandun lang siya. Kumagaya, ito yung tinatawag na animal cruelty. Dapat lang po yan. Maging concern tayo sa paligid natin, maging concern tayo sa mga hayop, pero bakit seemingly mas concern ang mga tao sa mga bagay na yan kaysa sa mga unborn children?
What if kaya no, yung mga taong in favor sa abortion, what if sila kaya yung na-abort? Salamat sa Panginoon kasi hindi pa siya legal sa atin. Pero wag sana siyang maging legal sa atin. Nagiging legal lang ang abortion pag ito ay ikakapahamak na nung nanay or yung nagdadalang tao. Okay lang yun. Pero yung intentional, kung, wag naman po mga kapatid, no, kung talagang magiging legal ang abortion sa Pilipinas, we ought to abort the court. Habang sinasabi ni Jesus Christ yung thou shalt not kill, panigurado yung mga scribes and Pharisees yung mga ganyan. Tama yung sinasabi mo. Hindi nila gagawin ang homicide, hindi nila gagawin ang suicide, at hindi nila gagawin ang infanticide. Kumbaga eh, itong mga scribes and Pharisees ay may tinatawag na robe of self-righteousness. At sinasabi nila sa sarili nila na okay lang kami, tama kami, maayos pa kami. Pero hindi pa doon nagtatapos ang mga sinabi ng Panginoon. Sa Matthew 5 and verse 22, dadako na po tayo sa point number 2, the acid of anger. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Yung mga nagbabait-baitan sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay wala nang magiging lusot sa verse na ito. Kung merong mang kasalanan na guilt-free, ang mga scribes and Pharisees ay yung sin of murder. Hindi alam nila sa sarili nila na hindi nila yon gagawin. Parang sa panahon natin ngayon, wala tayong record na pumatay tayo. Pero, papaliwanag natin yung ibig sabihin ng verse 22 na yan. Ang problema ng mga scribes and Pharisees, hindi nga sila pumatay physically, pero meron na silang anger na nakamamatay. Nakakapatay. Meron silang issue sa kanilang puso, meron silang issue sa kanilang motibo. May isang bata na may homework. Sabi niya, pa, bakit merong gera? Bakit ang mga tao nagpapatayan? So sabi ng tatay, ganito kasi yan, anak. Alam mo yung nangyari sa World War I. After mapatay si Archduke Franz Ferdinand sa Austria, doon nagsimula yung World War I. So habang yung tatay ay nagkukwento, yung nanay ay kakatapos lang maghugas ng plato. So sabi nung nanay, pa, de, ganito yan, papaliwanag ko kung bakit may gera. Sabi nung tatay, alam kong pagod ka sa paghugas ng plato. So ikaw ay magpahinga na lang at ako ang tinanong niya. So mas alam ko sagutin yung homework niya. So sabi ng nanay, so anong ibig sabihin? Mas matalino ka sa akin? So yung nanay ay umalis dun sa kung saan sila nag-uusap at pumasok dun sa kwarto. Nung maririnig mo yung sa lakas ng bagsak ng pinto ay kumakalabog yung mga plato. Ganun kalakas yung bagsak ng pinto. So sabi nung tatay, so nasaan ako? Ayun, so ganito nagsimula ang World War I. Sabi nung anak, pa, okay na. Alam ko na kung bakit nagkawa ng World War I. Meron silang issue sa kanilang puso. Number one, paliwanag po natin yung point number two na yan. Number one, types of anger that come out of the heart. Caustic anger. That whosoever is angry with his brother without a cause, in vain. Ibig sabihin ay wala lang. Nagustuhan ko lang, shall be in danger of the judgment. Yan, so, merong at least 5 reasons why you might feel angry for no reason. Number one, anxiety or high amounts of stress. Stress is an avoidable part of life.
if it gets too high, stress can increase the number of intensity of our irritable outbursts. Pag nasobrahan tayo sa anxiety, nasobrahan tayo sa stress, ito na yung madali tayong sumabog. Parang yung mayon ngayon, nagsisimula na siyang maglabas. Number two, unrecognized depression. Frustrated, unhappy, lonely, ashamed, hopeless. All of these emotions can be normal in certain contexts. But if they become chronic, sabihin po ng chronic ay tumatagal na. Kumbaga nag-stay na siya sa'yo. If they become chronic and manifest in episodes of rage, something much bigger may be happening. Depression can be a foundation of sudden anger. Number three, unresolved trauma. Ikaw na nagiging defensive dahil sa iyong past trauma, kung ano man yung trauma na yun. Number four, the substances you consume. Sa mga nakakain natin. Number five, not enough self-care. Ano-ano yung mga not enough self-care? Wala kang regular sleeping patterns. May isang Kristiyano, hindi siya makatulog. So sabi niya, magbabasa ako ng Bible para makatulog ako. May nabasa siya sa Bible, ang nakalagay ay, there is no rest for the wicked. So hindi na niya tinuloy yung pagbabasa niya ng Bible. Pero wrong context po yun, mga kapatid, hindi po yung ibig sabihin nun. Pagka ang isang tao ay usually walang maayos na tulog, or walang magandang tulog, hindi nagiging maganda yung psyche, o yung pag-iisip, yung pag-uugali, yung interaction natin, kasi kulang tayo sa tulog. Maaaring sa simula, okay lang yun eh. Pero yung madalas kang nagkukulang sa tulog, may bigger effect yan. Pag yan ay nagtuloy-tuloy. Unhealthy po ang walang regular sleep patterns. Ano pa? Daily exercise and physical activity. Wala ka nito. Hindi ka na nag-exercise. Wala kang physical activity. Nandiyan ka lang sa bahay. So, wala kang self-care. Sumunod, taking breaks from social media and your devices. Yung mga postings natin sa social media, yung mga pinaggagawa natin sa social media, naiintindihan po ba tayo ng mga kakilala natin, especially ng mga unsaved, especially ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Huwag tayong gumawa ng eksena sa social media, mga kapatid. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5 and verse 22? Abstain from all appearances of evil. Paano natin magagawa yon? Sa Psalm 119 and verse 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Cleanse, ibig sabihin, pure, maging malinis. By taking heed, ibig sabihin po ng heed ay keep, preserve by keeping thereto to thy word. Kaya mga kapatid, kung tayo ay punong-puno ng salita ng Diyos, iwasan natin yung mga bagay na may misunderstood tayo, lalo na ng mga taong hindi po nakakakilala sa atin. Abstain from all appearances of evil. Sumunod, kulang sa face-to-face social interactions. Sumunod, kulang sa relaxation techniques and stress management. Wala, not enough self-care. And tignan na naman po natin yung Bible. Ano pong masasabi niya dito? Sa James chapter 1, verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Napansin nyo po, wala pong sinabi dyan na huwag magalit. Hindi sinabi na never to wrath. No to wrath. Anger is a human emotion that everyone experiences and it can be
justified. However, James' instruction here makes it clear that we can control or at least slow down our angry responses. In fact, kung tatanggihan natin ang galit, yung anger, kung i-refuse natin yan, kung makokontrol natin yan, it means hinahayaan natin na ang Panginoon ang kumukontrol sa atin. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sa next verse, may papaliwanag natin yan. The next verse makes it clear why learning to control our anger is such a big deal. We lose our integrity, we lose the trust of others, and our self-control when we live by anger. Verse 20, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Pinakita ni James ang pinagkaiba ng galit ng tao sa galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos ay matuwid. Nasa tama lagi. May dahilan. May tamang dahilan. May tamang rason. Samantalang ang tao, usually ang galit ng tao ay selfish. Ginagamit para mag-control ng ibang tao. Magbigay ng takot sa media. Sa madla. That whosoever is angry with his brother. So ibig sabihin po niyan ay kung merong ginawang mali sa'yo, kung ano man yan, kahit anong pamamaraan yan, basta may nagawang mali sa'yo, na-offend ka, nasaktan ka, kaya ka nagalit. Meron kang galit na yung init na kumukulo sa'yo, yung ibig sabihin ng caustic dyan, hot. May kumukulo sa loob mo. Yung caustic anger, yan ay magiging contemptuous anger. Point number two. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. Ito na po yung mga puntong nang i-insulto na. Wala ka ng galang. Talagang ano ka na? Ang i-insulto ka na eh. Galit ka na eh. Yung Raka ay technically, wala siyang katumbas ng English. Kaya siya iniwan dyan sa King James. Pero kung iintindihin natin siya, ang ibig sabihin po dyan ng raka, pag tinawag kang raka ay worthless. Wala kang kwenta. Yun po ang ibig sabihin niyan. Insulto na, wala kang silbi. Noong unang panahon, pag ininsulto ka, hindi ka lang mananagot sa Diyos, pati sa council. Ano sabi ni Sir Ed? Ano yung council? Yung Sanhedrin. Talagang dadalhin ka sa Supreme Court nung unang panahon kung talagang mang-iinsulto ka. Sa social media, yung tinatawag natin na cyber libel. Insultuhan sa internet. Ang taas-taas ng tingin natin sa sarili natin. Kahit nakaapak pa tayo sa lupa, feeling natin nasa taas na tayo. Yan. When you look down on other people, you feel that you are superior to other people. Kaya ang tao ay pumapatay. Kasi hindi nila nakikita yung value ng tao. Kasi nga, ikaw daw ay walang silbi. Ikaw daw ay walang kwenta. Tinawag kang raka. Ikaw si Raka. Ang tawag natin dyan ay character assassination. And then after that, palala siya ng palala. Condemning anger. The word fool sa verse na yan ay, ang Greek po niyan ay moros. In English natin ay moron. Alam mo, pwede natin Tagalog sa moron. Yon. Moron. Isa kang moron. Merong at least, 1, 2, 3, 4, 5, 6, merong at least 6 na full sa Bible na magkakaiba ang meaning. Pero itong word na to, itong full na to ay moron. Engot ka. Kumbaga, hinatulan mo na siya. Wala ka ng pag-asa. Hanggang dyan ka na lang. Hinusgahan mo na siya agad. Nakita niyo yung progression ng anger? Nakita niyo yung ginawa ng tao?
naging caustic anger, naging contemptuous anger, naging condemning anger. Ikaw ay nasaktan. Ikaw ay nagkaroon ng init or kulo sa loob. Na ito ay talaga nang gagalay-iti ka na. That is very wrong. Anong sabi sa 1 John 3 and verse 15? Whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Kung titignan nyo po yung previous verse niyan, sa verse 12, si Cain ay, minention dyan na Cain murdered his brother because of his own evil deeds. The person who hates his brother is like Cain or Cain, who is a murderer. So, syempre, may matanong kayo. So, ibig sabihin ba ang galit ay mali? Hindi. Meron tayong verse dyan. So, pero bago yon, merong at least tatlong incident na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nagalit. Yung kwento sa, next slide please. Yung kwento sa Mark chapter 3, verse 4. Ito yung merong, anong Tagalog ng withered hand? Yung, meron siyang kamay na parang, ito ay na-aksidente or inborn, hindi natin alam. Merong lumapit sa kanya, meron siyang deformity sa kanyang kamay. So lumapit itong taong to kay Jesus Christ para magpagaling. Eh by that time, Sabbat. So itong mga scribes and Pharisees, inoobserbahan nila ang Panginoon kung siya ay magpapagaling. Ano ang sabi ng Panginoon sa Mark 3 and verse 4? And he saith unto them, is it lawful to do good on the Sabbath days or to do evil? To save life or to kill? But they held their peace. Hindi sila nagsalita. At doon na trigger ang Panginoon. Itong mga scribes and Pharisees na walang puso, walang awa. Ang sabi niya sa verse 5, and when he had looked round about them with anger. Kasi nga itong mga scribes and Pharisees sa totoo ay wala silang puso. Being grieved for the hardness of their hearts, he said unto the man, yung may ano sa kamay, stretch forth thine hand, and he stretched out, and his hand was restored whole as the other. Ito yan. So number 2, yung incident kung saan ang Panginoon ay nagalit. Ito yung kwento na kung saan yung mga disipulo ay pinipigilan nila yung mga bata na lumapit kay Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon sa Mark 10 and verse 14, but when Jesus saw it, he was much displeased. Ang ibig sabihin po, in other words po ng displeased ay indignation. Nagalit. Bakit? May unfair treatment dun sa mga bata. Sabi ng Panginoon, suffer the little children to come to me and forbid them not, for such is the kingdom of God. Ano pa yung isang kwento? Yung cleansing of the temple. Alam nyo ba na dalawang beses ginawa ni Jesus Christ yan? Yung unang-una ay sa Matthew 21, verses 12 to 13. And then yung sumunod ay yung sa John 2, verses 13 to 17. Ito yung pinalayas ng Panginoon yung mga nagbebenta dun sa templo. Actually, meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ginawa ni Jesus Christ yun. Wala lang talaga po akong time ngayon. So at least yan, merong instances na ang Panginoong Hesukristo ay nagalit din. So ang tanong ko ay, what makes you angry? Nasingitan ka sa pila? May nagkat sa'yo sa kalsada? May hindi ka makasundo sa internet? May nag-interrupt sa'yo? Hindi mo maskip yung YouTube ads? Ininsulto ka? Pinahiya ka? What makes you angry? So bago po tayo dumating dun sa isa pang verse ay ito yung breakdown na matatawag natin na unrighteous anger o hindi siya matuwid na galit. Ano-ano po yun? Number one, if you do not have a righteous reason for anger. Number two, if that anger is against the person rather than the offense. If you have a desire for revenge. If you harbor that anger in your heart and don't want to give it up. If you have an unforgiving
spirit. Yan po yung tinatawag natin na unrighteous anger. Dito po tayo magbabase. Ito po yung pinag-uusapan natin. Ang galit mismo ay hindi po siya kasalanan. Nagiging kasalanan lang siya pagpasok siya dyan sa limang yan. We should learn how to control our emotions before our emotions handles us. Sa Ephesians 4 and verse 26, be ye angry. That is a command. And sin not. This is how we respond to our anger. Let not the sun go down upon your wrath. Pag ang galit ay nanatili, inabutan ka ng paglubog ng araw, ay hindi na po yung maganda. May nagtanong sa akin, paano pag nagalit ako ng gabi? Hindi na ako, so ibig sabihin ba nun ay may problema na ako dun? Ang ibig sabihin lang po dito ay ang dapat yung galit ay hindi tumatagal. Yun lang po ibig sabihin yan. Control your anger because it is one letter away from danger. Pag ang galit ay nanatili, maapektuhan, hindi lang ang sarili mo maapektuhan, kung hindi yung mga nasa paligid mo. Madadala mo yan sa bahay, madadala mo yan sa workplace, madadala mo yan sa simbahan. Usually pa naman, ang taong galit ay marami na yung mapapansin. Marami na siyang bagay na makakapagpainis sa kanya. Ang problema natin mga kapatid, pag yung mga bagay na yan na nakakapagpainis or nakakapagpagalit sa atin, huwag nating hayaan na yan ang maging, yan ang mag-aalipin sa atin. Pag hindi natin na-deal yan. Magiging alipin tayo ng mga bagay na nagpapagalit sa atin. So, dito tayo sa point number 2. The progression of malice. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Tignan natin yung progression to malice. Gusto kong malaman nyo kung bakit I want you to see why anger is behind murder. Now, tignan natin yung progression. Number 1. Bitterness. Ito yung meron kang nasaktan ka, may ginawa sa iyo, kahit anumang bagay 'yan, nakapanakit sa iyo. Nagkaroon ka ng bitterness. Kumbaga sa original rendition, ang tawag po dyan ay extreme wickedness. Merong nagkaroon ka ng something sa'yo, naging bitter ka kasi nasaktan ka eh. Hindi pa siya yung mismong galit. Sumunod, natatag natin yan sa root of bitterness sa Hebrews. Wrath. Ano yung wrath? Hindi po yan daga. Wrath ay yan yung sa Greek word na thymos. Katunog siya nung thermos. Init. May kumukulo na sa'yo after mo maging bitter. Ayan na, kasimula ka nang mag-init. We all get hot and bothered. There's a slow burn that starts, then we feel something boiling inside. Meron ng init. Kumukulo na ang dugo mo. Kahit napakalamig, ang init ng pakiramdam mo. Na, sumunod. Ito na yung anger. Violent passion or violent emotion. Wrath is inward. Anger is outward. Panlabas na. Nagsisimula na siyang mag-manifest. Nagsisimula na siyang lumabas. Yung kulo natin sa loob ay para na tayong bulkan na sumabog. Sumunod, clamor. Ano po yung clamor? Ito yung, hirapan akong basahin yan eh. So, outcry. Ito na yung naninigaw na. After mo maging bitter, nagkaroon ng wrath, nagkaroon ng anger, ito na, naninigaw ka na. Ito na yung pataasan na ng boses, usually yung pagka may nag-aaway na o nagagalit na. Meron tayong tinatawag na violent shout. Ang sabi sa psychology, si Sigmund Freud, ay siya ang nagpauso ng concept ng venting. Pagkagalit ka, sumigaw ka lang daw, ibuhos mo lang daw lahat. Ang problema natin doon, tinitrain natin yung body natin na maging violent. Nasanay tayong mag-outburst, nasanay tayong manigaw, nasanay tayong sumabog.
Yun ang psychology na sabi ni Sigmund Freud. Maling-mali siya. Kasi hindi, pag nasanay tayo doon, mahihirapan na tayo magpigil kasi nasanay tayo eh. Ano ang sabi sa, bakit siya naging mali? Anong sabi sa Proverbs 15 and verse 1? A soft answer. Turn it away, wrath. But grievous words, sabihin offensive, stirs up anger. Mas lumalala. Natural, sabi sa sabihin nyo, natural lang naman na sumigaw pag nagalit. Oo, natural, pero mali. Sumunod, eto na, after mong manigaw, nagsasalita ka na ng kung ano-ano, evil speaking. Sana hindi na lang kita minahal. Sana hindi kita binigyan ng chance. Hindi kita kailangan, lumayas ka sa harap ko. Wala po. Wala kang kwenta. Mas magaling ako sa'yo. Kung mas mayabang ka, mas mayabang ako. Mga kapatid, yan ba ang pananalita ng isang Kristiyano? Wala ka ng control sa mga sinasabi mo. After ng bitterness, wrath, anger, and clamor, evil speaking ka na. And nandun ka na sa evil speaking. Hindi mo na kontrolado yung sinasabi mo. Usually, you don't mean it. Pero ano ka na eh? You are on the roll. Mainit ka na eh. Hindi mo na mapigilan kasi nga galit ka na. Habang ikaw ay nagsasalita ng kung ano-ano, si Satanas nandun sa gilid, binubulungan ka. Sabi niya, ito pa sabihin mo sa kanya. Ininsulto ka niyan. Pinahiya ka. Binastos ka niyan. Dahil sa kanya, kaya ka nagkakaganyan. May mga bumubulong-bulong na. Nandun na tayo mga kapatid. Nagiging katawa-tawa lang siya mga kapatid, pero hindi pa siya magandang pag-uugali ng isang Kristiyano. And then, after that, malice. Ito na yung nananakit ka na. Ito yung naninira ka na ng gamit. Kasi wala ka ng control. Wala ka ng control sa iyong sarili. Anong verse yun sa Proverbs ata yun? He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls. Malice is doing something evil, hurtful. Malice is what leads to murder. Matindi ng galit mo. Wala ka ng control. Nananakit ka na. Naninira ka na ng gamit. It all starts in the heart. It all starts in the root of bitterness. Ang galit, mga kapatid, may masamang maidudulot sa iba at lalong-lalo na sa sarili natin. Diyan nagsisimula ang murder. What spills out when you are jostled? Next slide, please. When what spills out when you get jostled? Whatever you are full of. If you are full of Jesus, Jesus will spill out. If you are full of toxicity, negativity, anger, hatred, frustration, that's what will spill out. Hindi po katanggap-tanggap yung reason na, eh kasi siya, nabigla ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Merong isang incident sa office namin, sa dati kong pinagtatrabahuhan. Yung boss namin ay pinapagalitan lahat ng accountant. Kasi hindi nila na utilize ng maayos yung mga messengerial, na, yung mga lumuluwas. Kumbaga nasasayang oras, nasasayang yung pamasahe. Talagang galit na galit siya. Pero nung one time na may tumawag, bigla siyang, hello? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang anger natin ay hindi natin kayang kontrolin. Bakit seemingly mas na-appreciate tayo ng mga taong nasa labas? Kasi yung galit natin ang tumutulak sa mga taong mas talagang nagmamahal sa atin.
nang dahil sa mga careless words, nang dahil sa mga abusive words natin, tinutulak natin sila. Tinutulak natin ang mga taong mas may concern sa atin. Yung mga taong mas nakakakilala sa atin. Ang ministry ay hindi po para sa mga, next slide please. Ang ministry ay hindi po para sa taong bitter. Hindi po ito para sa mga taong nagtatanim ng sama ng loob. Ingatan mo pagtanim ng sama ng loob mo, baka maging garden yan. Ang ministry ay hindi para sa mga taong may anger issue. Ang ministry ay hindi para sa mga taong naninigaw. Hindi para sa mga taong may abusive sa mga pananalita. Hindi sa mga taong nananakit sa kanilang pananalita o physically. Bago natin gampanan ang ministry natin, kung ano man yan. Let me rephrase that. Bago natin gampanan ang ministry na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat puspos tayo ng Holy Spirit. Huwag nating dalihin ang carnality natin sa ministry. This is not ours. Huwag nating sirain ang ministry ng Panginoon. Anong sabi sa 1 Timothy 1 and verse 12? And I thank Christ Jesus Christ our Lord who hath enabled. Ang ibig sabihin pa ng enabled dyan, empowered by the Holy Spirit. Yung galing natin, quote and quote, ay after nating maligtas ay hindi na yung galing natin ang ipinapakita natin, yung galing na nung Panginoon. It is not ours anymore. Don't claim that it is you. It is God. Who hath enabled me for that he counted. Ang ibig sabihin po niyan ay God recognized you bilang isang katiwa-tiwala. Isang katiwala. God judged me that I am faithful. Counted me faithful, trustworthy, putting me into the ministry. This is the ministry of God. This is not ours. Kaya kung tayo, lalo na tayong mga nasa ministerial people, huwag nating dalhin ang kalokohan natin sa ministry. Sagrado po itong mga kapatid. Ito ay ministry ng Panginoon, hindi po sa atin. Hindi tayo mapapagkatiwalaan kung hindi natin napatunayan na tayo ay katiwa-tiwala. At hindi tayo matatagpo ang katiwa-tiwala kung hindi tayo binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yet not I, but Christ liveth in me. Bilang isang Kristiyano, dapat tayong nag-i-improve. Hindi tayo pababa. There should be no consistency in our tendencies, especially if it will not make us holy. Put away bitterness, put away wrath, put away anger, put away clamor, put away evil speaking, put away all malice. Ano ang conclusion sa verse 32? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kung meron mang gumawa ng mali sa atin, hindi tayo dapat ang gumante. Anong sabi dun sa James 1:22 ba yun? But be ye doers of the word and not hearers only. Ang ibig sabihin po dun ng doer ay maker, the one who obeys the law. Ginawan tayo ng mali, siniraan ka, napahiya ka, nasira ang pamilya mo, napahamak ka, dapat bang patawarin? Para masagot natin yung tanong na yan, sa Acts 7 verse 60, ito yung incident na kung saan si Stephen ay binabato. Anong sabi ni Stephen? And he kneeled down and cried with a loud voice. Mga kapatid, napakabigat ng verse na to. Lord, lay not this sin to their charge. Siya na mismong pinapatay na. Bakit ganun na lang si Stephen? Lay not their sin to their charge.
Nakakahiya naman tayo mga kapatid. Siya pinapatay na, pinatawad pa niya. Tayo napahiya lang tayo kung ano-ano ng mga... Mga kapatid, ayusin natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Abstain from all appearances of evil. Anong sabi niya sa Romans 12 verses 19 to 21? Dearly beloved, avenge not yourselves. Huwag tayo ang gumante. But rather give place unto the wrath. Natutukoy na wrath dyan, yung galit ng Panginoon. Hayaan mo yung galit ng Panginoon ang maghiganti sa atin. For it is written, vengeance is mine. Sino yung nagsasalita dyan? Ang Panginoon. And I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Sa mga nanonood ng anime, makaka-relate kayo. Sa dami ng usually napanood kong anime, bakit yung main character napahamak na, muntik nang mamatay, napahiya na, pero bakit yung main character natuto pa rin magpatawad? Ang mundo, mga kapatid, alam ang ganitong pag-uugali. Kahit sabihin na nating fiction, pero sila, alam nila yun. Nakakahiya tayong mga Kristiyano kung itong mga prinsipyong to hindi natin na-apply. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. The heart of the problem is the problem of the human heart. And then we come to our last point. The requirement for righteousness. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ano po ang problema sa self-righteousness? Ang self-righteousness ay parang isang, para ka nagpupuno ng isang bottomless na pitchel o baso. So, itong basong to na bottomless ay pinupuno mo siya ng sarili mo. At hindi mo siya mapuno. Kasi nga, kung ang sarili natin ay isa akong makasalanan, gagawa ako ng mabuti na ako ay makasalanan din. Hindi siya magiging katanggap-tanggap sa Panginoon kasi nga isa akong makasalanan. Ang tanging pupuno lang ng pangangailangan ko ay ang Panginoong Jesus. Kahit kailan wala tayong kabutihan sa sarili natin, maliban sa kabutihan na nanggagaling sa Panginoon. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ang mga Jews, talagang stuck sila sa law, sa tradition. Ito yung tingin nila na tama. Ito yung tingin nila na paraan para sila ay mapalapit sa Diyos. Tulad na sinabi natin kanina, our righteousness is as filthy rags in the sight of the righteous and the holy God. We need to deal what's on the inside before we can deal what's on the outside. Number one, ano yung requirement for righteousness? Imputed righteousness. Ano pibig sabihin ng imputed yan? Nilagyan tayo, nilagay ng Panginoon yung righteousness niya sa atin. After mamatay ng Panginoong Jesus, siya ang nagbayad ng kasalanan ko. Ang Holy Spirit ang kumausap sa akin at dahil doon, ako ay naniwala na si Jesus Christ lang ang makakapagligtas ng kasalanan ko. Ako ay dumaan sa repeat after me prayer, pinarealize sa akin ng Holy Spirit na ako ay isang makasalanan, kaya ako nagrepent sa aking sinner's prayer. Anong sabi sa John 16 and verse 13? I think na-mention ni Kwesito nung umaga. How be it when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, He shall show you things to come. The Holy Spirit helped me to believe. The Holy Spirit helped me to pray. The Holy Spirit helped me to repent.
The Holy Spirit helped me to walk in the newness of life. The Holy Spirit helped me to know God more. So in conclusion, it is no longer us. Kaya mga kapatid, Panginoon at Panginoon lang ang kumikilos sa buhay natin. It is not ourselves. That's what we call grace. Number two, implanted righteousness. Not only is imputed righteousness, but God implanted His righteousness. We are new creature. I have been made new and clean, pure on the inside. God has worked a miracle in our hearts. It is no longer I, but Christ that liveth in me. For our conclusion, may isang kwento. Lalaki na naginip. So, ang sabi doon, may nagbabantay sa gate of heaven. Sabi niya ay, sino ang gustong pumasok sa langit at ano ang password? May isang pumunta. Sabi niya, I am a righteous man. I am a moral man. Ako ay matuwid na tao. Ang sabi nung ay, ano ang password? Sabi niya ay, honesty. Ang sabi nung, and the voice from within said, depart from me, ye that work iniquity, I never knew you. May isa na namang tao, pumunta. Sino ang gustong pumasok sa langit at ano ang password? Ang sabi niya ay, I am a religious man. Isa akong relihiyoso. Ang sabi nung nagbabantay, ano ang password? Ang sabi niyang ano ay, ritual and religion. Ang sabi ay, depart from me, ye that work iniquity, I never knew you. May isa pang kumatok ulit. Ang sabi niya ay, sino ang gustong pumasok sa langit at ano ang password? Ang sabi niya ay, I am a humanitarian. What is the password? Ang sabi niya ay, love, charity. Depart from me, ye that work iniquity, I never knew you. And then ito na, may isang lalaking gustong pumasok. Sino ang gustong pumasok sa langit at ano ang password? Sabi niya ay, I am a sinner. Ano ang password? Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. And the voice said, open wide the gate and let him in, for of such is the kingdom of heaven. Ang Panginoon ay hindi po against sa mga moralist. Hindi po siya against sa religion, kung yan po ay religion ng ating Panginoon. Hindi rin po siya against sa mga humanitarians, sa love and charity. Hindi siya against sa mga to. Pero ang problema, ito ay gawa ng tao. Ang gawa ng tao ay hindi makapagliligtas at hindi yan ang magiging daan para tayo ay makapasok sa langit. Ang sabi sa John 14 and verse 6, sabi ni Jesus Christ, For I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus Christ lamang po. Anong sabi sa Romans 6 and verse 23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Hindi pa sinabing through the church, through religion, through good works. Ang sabi po dyan ay through Jesus Christ, our Lord. Sa mga hindi pa po, sa mga tagapakinig po namin na hindi pa po kayo tumatanggap sa kay Jesus Christ bilang sariling tagapagligtas, kailangan nyo lamang po ay sumampalataya at ikaw ay manalangin at ikaw ay tumalikod po sa ating mga naging kasalanan at lumakad ng may bagong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, patawad po, Panginoon,
kung ako man po ay nag-out of bounds sa aking mga nabanggit, ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumausap sa amin, Panginoon, na kung ano man po ang mga alam namin na kinikilos namin panlabas, ay mas binibigyan nyo na po ng kahalagaan kung ano po ang nasa puso po namin. Help us, Lord, Panginoon, na magbago nang naaayon po sa inyong salita. Nang kami, Panginoon, ay magandang maging magandang halimbawa sa mga kapwa Kristiyano po namin. Kami, Panginoon, ay makapag-encourage. Kami, Panginoon, ay makapagbigay ng hamon at lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo. Sa mga kinausap po sa amin, sahe po ngayong hapon ay open po ang altar. Kayo po, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kung kayo po ay kinausap ay kausapin po natin ang Panginoon.